naman ho ay ibinenta ko yung Mustang para makapagpadala tayo ng napakaraming wheelchair yun, di ba? Apat na raan. Cash. Daming cash na. Hindi. Daming cash din. Tapos yung cash na ipinamigay doon, yun yung sobrang pera ko. Tapos nagbigay tayo ng mga ayuda, yung cellphone, TV. 30 plus mo, sir. I think 34. Kinila niya, yung kanyang mga kaibigan. Napalabanin tayo. Hinila niya yung may kaibigan ba yung sungal ka lang mukha? Ilocano mong sungal ka lang mukha? Sungal ka lang mukha, no? Dong, ito na sabihin ko, makatotohanan. Kung pangit ka, mas pangit yun, malayo. Bakit sabi nila, guwapo ako, boss? Ay, yung mga nabobola mo. Ay, kilala ko na yan. Si Lundkail na sungal ka lang mukha, nakakala mo yung feeling maganda eh. Mas maganda pa yung nunu sa punso. Ano ka ba? I-catch mo nga yung litrato ni Lundkail dyan. Nang makikita. Picture ng boss? Teka, hanap ako, boss. Hanap ako, boss. Wait lang. Ano, may picture yun eh. Teka lang, hanap ako. Picture niya, may, hindi ko alam kung meron ako nakatabi rito. Wait lang, boss, ha? Pag may nakatabi ka, lagay mo ng drawing muna sa ulo para ano. Drawing mo ng kaunti. Drawing mo at baka makaka-copyright tayo. Drawing mo. Oh, bagay vlogger naman yun, di tayo makaka-copyright na. Tapos palagay naman ng ano, doon. Tubig na mainit. Doon. Yan. Papakita natin ang itsura ni Long Kyle. Kung ano itsura niya. Teka lang, boss. Dapat may nakatabi kang mga picture niya. Kada may basher, lalabas mo yung picture ng lima. Yan. Yung isang lubugang panga, yung isang balatuba, ay lalabas mong gayon. Magkukumpay nga ako nun. Magkukumpay nga. Wala ba? Wala akong picture, boss. Ito, nag-ano pa. Mag-compile ka. Hanapin mo. Mag-compile ka. May picture yan eh. Nagpunta ng Bintar. Piling pogi eh. Piling pa-importante. Papansinin doon, sino ka ba? Diba? Papa-importante eh. Siya daw ay inutusan ng mga taga-Amerika. Sinong taga-Amerika nagputo sa iyo? Style mo'y bulo. Diba? Nagpapa-importan siya. Hindi na ma-importante. Ay, di pahiya bata. O, ano masasabi mo kay Musal sa lang ang ilong na ilukanang binabad sa bagoong na Long Kyle? Ano masasabi mo? Ako, boss. Ano? Nagmamayabang siya. Kisyo nandun daw siya dahil sa USA. Anong USA trick sa sabi niya? Oo, oh, nag-comfort niya ako na kami yan eh. Oo? Ng mga taga-USA. Oo? Oh? Oo, oh, sabi ko sa kanya. Oo. Oh. Ano, pinadala niya lang si Long Kyle. Oo, oh, ano sabi ng taga-USA? Para mag-represent sa inyo. Ay, hindi! At saka? Nanghingi lang sa amin ng allowance yan eh. Binigyan namin eh. Ah, nanghingi. Ay, si Mami Marie Agustin ang nagbigay. Ito palang Long Kyle na to ang maliwanag na durobo? Nanghingi. Aba! Ay, durobo pala ito eh. Manghingi pala ito. In fairness naman, binigyan nila. Aba! Ay, naku po, inang, manghingi pala ito. Kaya nga po. Durobo ito. Alam mo yung durobo? Ang durobo ay kahalintulad ng dayokdok. Oo. Dayokdok. Oo, dok. Magkapatid. Nakita mo yung tsura niya? Hmm. Oh. Anong masasabi mo? Pambeauty queen. Ang hirap magsalita, boss. Pambeauty queen. Beauty queen. Ano gayong? Parang yung asawa ni Barok? Oh. Kasi, Tarzan, ari ng kagubatan, Barok, ari kabundukan, sila dalawa kaibigan. Ha, diba? Tarzan, mahal niya, mababait na hayop, si Barok naman, mahal niya, Long Kyle, taong bundok, ganon. Yun na yun. Oy, Norman Mangusin, mag-comment ka dyan. Hinaid ko, boss. Limang minuto, boss, para ano, eh, kulaong ng kulaong, boss. Hinaid, eh. Nagko-comment ko nga si Norman Mangusin, eh. Hinaid ko, boss, eh, hinaid ko. Mag-hide, Limor. Mag-hide. Ay, Limor, itong paring TV mo na to, parehang hingi ng printery. Galing ako ng baklaran kanina, naghahanap ako ng printery, wala akong makita. Meron akong nakita. Rudy Perry.
So, ibig sabihin, yung Long Kyle, nanghingi pala. Nanghingi na ng alawa. Alawa sa mga taga-US at nagpretend siya na pinadala siya ng taga-US. Oh, yeah. Ako ngayon na magsasalita. During Bintar, malibang kay Janice Pascua at Odette Visitacion, Julius Jao, Vincent Sendanya, sinong taga-US ang tumulong sa Bintar? Wala. Meron ba? Wala, boss. Maliban doon kay Odette Visitacion. So, sinong taga-US ang nare-represent ng gunggong na yan? Sinong taga-US ang nare-represent ng gunggong na yan during the biggest mega humanitarian in Bintar? Kasi alam ko, ang nagbigay dyan si Marie Agustin. Kasi ano ko sila eh. Kinausap ko sila eh. Sabi ko, sino bang pinadala niyo sa Bintar para magmamanman sa amin? Pinadala niyo ba si Luke Kyle? Ano naman ang karapatan nila magpamanman? Meron ba silang contribution dyan? Wala! Think ko wala eh. Alam ko wala eh. Ang humingi sa akin ay humanitarian ay si Odette at si Janice Pascua. Odette Visitacion at Janice Pascua. Generant natin ang Bintar. In fact, ang pinadala natin doon ay isang damakmak na wheelchair. Yes. Isang damakmak na bigas. Isang damakmak na smartphone para sa lahat ng barangay. Napipili tayo sa bawat barangay. Lahat ng barangay, Tulimara, nandun ka. Hmm. Opo. Ibigyan ng smartphone yung mga estudyante ng smartphone na kanilang gagamitin sa pang-aral. Isang barangay, isa. Isang barangay, isa. Lahat ng barangay. Nagbigay tayo ng TV. Bawat barangay din yun. Yes. At isang damakmak na salamin. Wheelchair. Ang wheelchair hindi naubos sa dami ng pilay. Nagalit na nga ang pilay sa haba ng tulay. Ibig sabihin, mahaba pa sa tulay pag pinagdugtong-dugtong mo yung wheelchair. Na yung wheelchair na dala natin doon, pag dugtong-dugtongin mo, mahaba pa sa San Juanico Bridge, Limon. Aba. So, anong karapatan nito lintik na Long Kyle na pumunta ron? Epal. Epal. Ah, Epal pala. Yung busalsal na pangit na iloka ng sungal na lang mukha. At ang sama, masama doon. Masama ang mukha doon? Grabe ka naman makapamilya. Masama na ang mukha. Ang masama pa doon. Ano? Ay, parang hinila niya yung kanyang mga kaibigan. Nakalabanin daw. Hinila niya yung may kaibigan ba yung sungal ka lang mukha? Ilocano ng sungal ka lang mukha? Sungal ka lang mukha, no? Dong, ito na sabihin ko, makatotohanan. Kung pangit ka, mas pangit yun, malayo. Bakit sabi nila, guwapo ako, boss? Ay, yung mga nabobola mo. Ay. Siyempre, kay Evelyn, kay Eve, ikaw pinag-guwapo. Sino pa? Si Detlet, ikaw pinag-guwapo. Kay Wembley Cruzis, ikaw pinag-guwapo. Sali ba? Oo. Mayroon nagagupuan sa akin. Ay, paano? Ay, pinakitaan mo ng dila. Ay, paano? Pinakitaan mo ng dila? Eh, di, guwapo nga ang tingin sa'yo. Ay, bakit puro singaw ang dila mo? Kaya ng eyebrows? May blade! Nadali ng blade yata, boss eh. Ha? Nadali ng blade. Hindi. Malamang. Siguro yung nag-ahit yung isda. Naiwan yung blade. Abay pandila niya. Tos pandila. So, ibig sabihin, yung pangit na busal sa lang mukha, na iloka ng gubat, ay feeling maganda. Oh, yun. Nagpipiling maganda rin. Pasalamat siya, ako'y nasa loob. Kung ako'y nasa labas ng mga awaris na yun, at kasama ko doon sa humanitarian ko. Lemor, sports car ko ang binenta ko, matuloy lang yung humanitarian sa Bintan. Apo. Wala pa akong access sa pera ko noon dahil nakakulong pa ako eh. Pero dahil sa pangako na hindi pwedeng mapako, ika nga balikta rin man ang watawat, ako'y hindi paaawat. Ha? Maghalo man ang balat sa tinalupan, maggera man hayop sa gubat. Nagbenta ako ng sports car ko. Pinabenta ko kay Dong. Yes. Hindi, sabihin mo na rito kung ano yung pinabenta ko sa sasakyan. Yan, Mustang. O, yan. Hindi ko sinasabi sa inyo yan. Nakakulong ako, ha? Ito. Eh, ang Semay de Esperanza, si Ma'am Chili, nag-provide ng bigas na
Ganong karami yung bigas na yun? Dami, no? Daming bigas, no? Eh, ako ho ay nag, ang Marcos Foundation ay pinrubald na ho yung salamin. At ako naman ho ay ibinenta ko yung Mustang para makapagpadala tayo ng napakaraming wheelchair yun, di ba? Dami. 400. Cash. Daming cash na. Hindi. Daming cash din. Tapos yung cash na ipinamigay doon, yun yung sobrang pera ko. Tapos nagbigay tayo ng mga ayuda, yung cellphone, TV. 30 plus mo, sir. I think 34 units yun. 34 units ng cellphone. Tapos TV, 10. Tapos may shopaw. Tapos may e-bike, itig si 75,000. Yes. Yun ang pinakamabigat. Hindi. Anong mabigat? Yung wheelchair, ang dami nun, 400 yung limor. E, pwintahin mo. Oo oh, nga pala. Oo, oh, 15,400. Pagkano? Ito na mga ka-FLM, bago natin ipagpatuloy yung video na yan ay comment reaction po tayo dito. At yun pala ang nangyari doon sa humanitarian sa Vintar. Bininta ni Idol ang kanyang Mustang para pangdagdag sa mega humanitarian noon sa Vintar. Ayun, so comment reaction tayo dito at yung humihingi ng tulong kay Idol ay mag-comment po kayo sa kanyang channel na FLM Comeback at yung hindi na rin nakasubscribe sa kanyang channel, ang channel po ni Idol Boss FLM ay FLM Comeback. Ayun at ayun, so isa na namang hinubaran na naman ni Idol itong basher na hindi tumitigil na basher na ito. Yun pala ang nangyari. Ayun, yung pala ang nangyari noon. Panoorin natin itong video na ito. Karikawa YouTube channel. O, suportahan niya si Karikawa. Sabi niya, Idol, mabuhay ka. Marami ka pang matutulungan, Idol. Abay, oo naman. Eh, hindi naman ako titigil sa pagtulong eh. Ika nga, balik ta rin man ang watawat. Ako'y hindi paawat. Basta yung pagtulong. Kaya lang, boss. Calculator. 500. Ang hindi naman kumita kayo nga. Ano lang? Oo nga, no? Ay, bakit ko alam 2 milyon? Eh, ang pinagbilan ng Mustang ay 2.3. 300 ang natira. Ano ka ba? Yan, hindi ko sinabi sa inyo yan. Ang alam nyo, nasa akin yung Mustang ko. Ito na. Taka saan yung bumili ng Mustang ko? Patanggas, eh. Ayan. Immediate ang sagot, di ba? Ako ito nagbenta. Oh, siya nagbenta. Sabi ko, hindi pwedeng hindi matuloy yan. Ang sa May De Esperanza, nagbigay ng 1,050,000 para sa bigas. Ang foundation natin, ang optical team natin, sinagot yung lahat ng salamin, almost 30,000 pieces na salamin ang daladala sa Bintara. 100,000 pieces ang daladala. Andong ka, Demor? Siya po, napakaraming tao doon, boss. Napakarami. Pero napakarami din salamin, halos hindi nababawasan. Hindi nababawasan. Napakarami. Oh, ayan. Tapos, yun na nga, yung cellphone at TV. Tapos, meron pa tayong mga cash na pinamigay. Ay, tingnan mo, kahit ako nakulong, ay iginawa ko yun. Yung mga pinamigay natin doon na mga e-bike, yan yung galing yan, yung pinagsama-samang tulong ng lahat ng FFCI. Tapos meron pa tayong gift giving doon. Naalala mo yon? Meron, boss. Yung mga naka-wrapper na ganun para sa lahat ng barangay kagawad at barangay kapitan at membro ng ano, ng membro ng DSWD. Alam mo yung Rimor? Opo. Oh, yo. So ganun tayo mag-humanitarian. Kung ako ang nando sa sarili kong humanitarian at inabutan ko doon yung longkay na nag-iinarte, ipapalo ako ang mukha noon, ingungudngud ko doon sa sahig. Maniwala ka. Special service pa yun, boss? Ako na na nag-initiate. Nagtsatsaga ako at hindi ako nag-inarte sapagkat ako'y nasa kulungan, matuloy lang. Bago ikaw ay salim pusa ka lang ay mag-iinarte ka. Pipretend ka at mag-take ka ng credit. Abay, hindot ka. Hindi kita kilala. Hindi kita
na nakita ng personal, wala kang karapatang makisawsaw sa humanitarian kukungas. Humanitarian ko yan. Hindi ka kasali dyan. At kung sino lang ang taong i-recognize ko, means pag ni-recognize ko yung tao, yun yun. Talagang naging bahagi sila ng humanitarian yun. Oh. Eh, bago ikaw eh, sungal-ngal na mukhang Ilocanang, bata naman ang ilong, ay mag-iinarte ka raw. Ay daig mo pa yung, kung sa baboy, may butakal, ano yung babae? Inahin ba yun? Inahin. Inahin. Masahol ka pa sa inahing baboy na sungal nga lang uso. Sungal nga lang. Oh, eh kung inabutan ko doon, nako, sasalpakan ko ng puso ng saging ang bunga nga nun. Ang sister pa was, masyado siya nga ano, eh. Mahilig siya mag-name drop, mag-general daw, general ang kabag-ana? Maaari mo, babatukan ko yung kamag-anak mong general. Iharap mo sa akin. Kahit sinong general pa yan, babatukin natin yan. At ang sabi pa yan, boss. Ano? Meron siyang contact sa BGMP. May contact sa BGMP at hindi raw ako makakalabas kahit kailanman. Oo. Oh, eh, hinaman ko na nga. Sino bang contact mo? Wag. At? Kari ako, nahikok ng kape. Sarap. Oh. Alam mo yun. Bakit, boss, bakit daw doon sa humanitarian may BI pero sa pagkain? Ang BGMP, tandaan mo, walang kinalaman o walang karapatan ang BGMP sa preso maliban sa imposto di sila at siguraduhin hindi makakapatan. Yun lang ang karapatan ng BGMP. Wala silang karapatan na magdikta na hindi sila makakapatan. Alaya ang preso, lalo na kumbito. At kapag ito ay convicted, wala pa rin karapatan ang BGMP na magsabi na hindi ka na makakalaya. Bureau of Correction. Yun ka magbibig kung gano'ng katagal. Kung life ka, Bureau of Correction na at Board of Parole ang magbibigay sa iyo ng kalayaan mo. Ngayon, hanggat hindi ka convicted, ang tanging, ika nga, katulad nung sinabi ko Limor, then if my freedom is in the hands of justice, then all I have to do is to lay down all hopes and dreams, all love and light. But I never regret helping my fellow man, even I lose everything. Then if my earthly possession needs to be sacrificed to save my fellow man from severe destitution, and economic deprivation, then I'm gonna let my earthly good burn in sacrifice just to help them for a little while. So, huwag niyo na ako itulak sa politika. At salamat ho sa tiwala ninyo na ako'y inailagay sa pang-ikasyam at ikasampung pwesto nitong nakalipas na survey. Pero sasabihin ko po, please hold now. Alam niyo kung bakit? Baka maging trapo lang din ho ako. At magalit kayo at sabihin niyo na budol ko kayo. Okay na ho ito. Masaya na ako na magkakasama tayo. Nakikipagkulitan ako sa inyo sa gabi. At paminsan-minsan ay nakakapaghatid ng bigas. Kahit alas 12 ng gabi. Nakakapagpadala ng mga kailangan ng ating mga kababayan talagad sa kahirapan. Ay masaya na ho ako. Pero yung mga talaga na yun, hindi na nag-comment eh. Saan ba yun? Sungal nga. Okay. Eh, ano naman ang pag-usapan natin? Si King. Ako si King. Si King Malatuga. Ano naman ang ano? Sige, sister daw. Sige, kwento mo. Kasi, pag nagpupunta sa akin yung babae, yung asawa ni King, tinitira ka eh. Sabi niya, huh? Walang hiya ka si ganito eh. Walang hiya ka daw eh. Niloloko mo daw ako, minamanipula mo daw yung mga kayamanan ko lahat-lahat eh. Yan ang sabi. Ganun ang pagkakasabi nung bebo. Eh, in fairness naman, kapag kaharap ko, mababait sila sa akin. And in fact, boss, si King, si Yama. Oh, ba't sinabi mo yung pangalan ng babae? Sabi ko na lang. Babae lang. Kasi, babae lang. Huwag na ng pangalan eh. Babae lang. Balena, si Balena. Oh.
Eh, may sumasapat doon. May panot na sumasapat doon eh. Tatay-tatayan nila. Ah, tatay-tatayan ka. Ano tawag siya? Ano tawag siya? Tay. Tay? Tay. Tay? Tay. Bakit nakita ko yung video? Pinupatalan. Pupatalan. Buhay na mo. Gumagano ka ng pag-susun. Kahit hindi na tayo magkikita. Buzet talaga. Ano, boss? Napamahal ko yung mga yun. Napamahal sa'yo? In fact, kapag nag-aaral ka. Benok pa ka lang. In fact, puta ka. Boss, kung nag-aaway sila nun, namilungkot ako. And kung isa sa kanila ang wala sa mansion nun, hindi ako nakakatulog. Ah, oh, ganun? Tinatawagan ko pa. Mahal mo talaga? Oo. Oh, okay, uwi ka na. Yama, uwi ka na. Abo! Matindi! Kung ako'y nakalabas noon at nakita ko yung mga ganyang estilo niyo, pinagbulbul ko kayo lahat. Kedong. Kwento mo kay boss yung ano, kwento mo kay boss yung binugbog si Yama tapos madaling araw pinatawag ka. Paano yun? Nagbugbugan sila, no? Nagbugbugan? Oo, yung sasakyan mo noon, ano eh. Nag-drive si King, inagaw ni Yama yung manibila. Kung nabangga yung magtumaob yun. Ayun nga eh, muntik tumaob. Pero mabuti na lang. Napaka-tibay yan sa kalsada yan. So hindi tumaob. Kaya pala nung ngayon paglabas ko, sira-sira. Kalahating milyon ang gastos ko. Ayun nga, si Limor nga eh. Nagulat yan eh. Kasi kaya yan eh. Biglang nagkaroon ng commotion sa loob ng sasakyan eh. Pinagbabato ni Yama yung cellphone niya. Ah, putang ina. Walang hiya sa gamit, no? Oh. Makapag walang hiya, no? Walang pakundangan kung sirain yung mga kasangkapan bago ipag nasira. Hihingin sa mga supporter natin isang kahit isang tuka ata, naglilinis ng... Yes, ma. Wala akong ganito. Wala akong ganon. Di ba? So, nakabugan sila. Madaling araw. Alas 4 na naman din araw. Okay. Karapatan ko to, Lemor, sa mga audience, no? Sila ho ay naging bahagi ng buhay ko at naging mga tao ko. So karapatan ko ikwento at karapatan ko sabihin at reaksyonan yung mga pinaggagawa ng mga hindorotot na yan sa buhay ko habang ako'y nakakulong. Okay, hindi ho ako pwede ritong sabihan ng kahit ano, pagbawalan ng kung sino man because this is my life and I'm asking question to my trusted men or my chief of staff kung ano nangyari sa aking mga kapasangkapan, nasirang mga sasakyan, sino lahat ang sumira? Well, diretso na si... Si mag-asawa talaga, no? Si Monkey Kong, si King na Malatuba, at saka yung balye ng Dayokdok. Buti nga, pinakuha mo yun. Buti nga, lakas ng ano mo nun eh. Kaya ako, alam mo naman ako boss, hindi ako nagsasalita, di ba? Punti lang yung, di ba? Hindi ka naman nagkukwento sa akin. Kasi, wala kang kinukwento, kada pupunta ka lang, sasabihin mo boss, sinira na niya may sasakyan mo. Hindi naman siya nagkukwento sa akin. Pupunta lang, boss, magre-resign na ako. Saan ka magre-resign? Bakit? Hiner, bakit atalantado? Amin ito, may dala sulat. Boss, ano yun? May sulat ako sa'yo. Binasa ko yung sulat. Tapos lumabas na. Sinigawang ko, hop! Boss, ano to sulat na to? Balik ka rito. Ano to? Nagre-resign na ako, boss. Ano magre-resign? Hindi naman ka tayo na-hired. Ano ba? Bakakagtapo na naman yan. Eto na. Sabi ko, ikaw lang ang taong pinagkakatiwalaan ko ng lahat. Lahat ng sikreto ko. Lahat ng ari-arian ko. Lahat ng property ko. Ultimo anak ko, hindi alam kung nasaan yan. Ikaw lang ang nakakalam. Ibig sabihin, mahalaga ka saan. Ngayon, huwag mong pakialaman yan lahat na yan. Punta ng punta rito, lalo na yung lawlaw suso. Walang iyo ako, tirahin ka nun. Ganun? Walang iyo ako. Yung lawlaw suso. Walang iyo ako, tirahin ka nun yung kasawa ngayon. Pero lintik naman kumakahingi ng pera sa akin. Eh, nung ako'y nabuisit, wala na kang pera. Biglang nawala na.
Nakahalata na ako. Naglaho. Yun ang isang talagang malatuba din. Ay walang hiya talaga yung... Mm. Kaya magkakapareha sila. Tapos tinitira nila ako. Ay, so, tahimik na lang ako sa tabi. Ay, meron pa nga. Dati kong tao sa Mindanao eh, nagpapakalat eh. Pag lumaya si FLM, tayo lang ang matitira. Asa sila ngayon? Ayun.